Jowang Kim, this is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Yes, hello! Anong pangalan mo, ate? MJ. MJ na lang. Okay, si MJ, ilang taon, taga saan? 18 years old po. I'm from Antipolo, Rizal po. Yeah, si MJ na 18 years old from Antipolo, Rizal. Bagets ito. Oh, MJ, anong problema mo sa buhay? Meron po akong 2 years boyfriend po ngayon. Mm. Ngayon po, 2 years na po kami. Tapos sana po, all. ano po siya, Tita King? Yung mama's boy po siya. Okay. Ilang taon na ba yan? Baka grade 6 pa lang yan. 21 po. 21 years old pero mama's boy. Tapos? And actually po, ano po siya? Nung baguhan pa lang po kami, ano po siya? Alam niyo po yung parang madalas namin siyang marami kaming pinag-aawayan. Mm. Oh, tapos? Tapos po, yung mga bagay na like na pinag-aaway namin is yung, halimbawa po, yung like nga po nung isang pinaka-sobrang pinag-aaway namin is yung pinag-aral po siya ng lola niya. Doon po nagsimula talaga yung pinaka-sobrang nagpagulo po sa amin yung relasyon. Pinag-aral siya ng lola niya, gumulo yung relationship. Bakit? Inagaw siya ng lola niya? Hindi po. Ano nangyari? Ano nangyari? Yung parang pinaghigpitan na po siya ng sobra. Okay, so hinigpitan na siya, nawala na kayo ng masyadong time sa isa't isa, tapos hindi kanya maipaglaban kasi mama's boy siya. Ganon? Okay, ganon na ako. Oh, ngayon, ano na kayo? Hiwalay na kayo? Hindi ba po? Ano pa po? Yung parang still on process pa po namin iayos yung relasyon namin na para mai-adjust po yung sarili ko. Kasi yung sa akin po kasi, kasi nasa age na po siya na legality na po siya sa boys po, 21. Oh. Lagi ko po sinasabi sa kanya na you have na meron ka ng sarili mong desisyon. Oh, pero pag halimbawa umaalis kayo, magde-date kayo, hindi siya laging pinapayagan, parang ganon. Hindi po. Okay. So, ngayon anong gusto mo ipagpatuloy yung relationship ninyo? Tapos minsan po, yung dumarating na kapag yung tipo na tinatanong ko siya na kailan ka pwedeng pumunta sa araw na to. Yung anniversary na po namin last December 2021 po. Mm. Yung sabi ko po, as a babae po, syempre po gusto mo pong ma-celebrate yung first anniversary mo po. Kasi taray! First boyfriend ko po ang sisa. So, isi-celebrate ang first anniversary. O, tapos? Tapos, yun po. Tapos, nung dumating siya rito sa amin, kahit mga 3 oras po lang po ata siya nakasama. Tapos, bigla pong nag-chat yung parents niya sa akin na, na bakit? Di ba kayo makapaghintay na ganyan? Na may si-celebrate nila din naman yan, na. Okay. So ngayon, eto nga, so you'd given a situation, hindi ko lang masyadong ini-expand pa kasi limited yung time natin dito, hindi natin pwede ikwento lahat ng mga pangyayari. Okay. So ang pinaka-problema mo lang talaga dito is itong lalaki na jowa mo is mama's boy at hindi makapag-decision ng sarili niya, yun ba yun? Opo, lagi po siyang nakadepende sa mga lolas niya, yung mama niya po, hindi ko po siya ma-explain sa kanya na kailangan mong ikaw yung kailangan mag-decision kasi nasa legality ka na yung point na ako naman yung sundin mo, hindi naman yung suggestion ko naman, yung ganun po. Kaya okay. Sige. So ngayon, ito na. Medyo nakikita ko naman na yung problema, MJ. Hindi naman sa nagagaling-galingan ako dito. Hindi naman sa nagagaling-galingan ako dito, MJ, but I want to help you, no? Una sa lahat kasi, hindi natin masasabi na kapag nasa legal na age ng isang tao, is automatic mature na yan.
'Di ba? Hindi ibig sabihin na 21 na 'yan, 20 years old or 18 years old. Ah, pag 18 years old, mature na 'yan kasi legal age na 'yan. Hindi. Wala sa edad ang maturity ng isang tao. Minsan, minsan nga 12 years old pa lang mature na eh. 'Di ba? Minsan naman 32 years old na immature pa rin. So wala talaga 'yun sa edad. Wala 'yun sa edad. So hindi natin pwedeng i-require yung isang tao na mag-mature kung talagang hindi niya pa talaga level yung maturity na 'yon. At siguro, ito na lang ang pinakamasasabi ko sa relationship ninyo. I feel na hindi pa talaga kayo handa for relationship, or maybe he is not ready for relationship, pero nakikita ko rin na hindi ka handa pa for relationship eh. Why? Kasi first and foremost, hindi handa yung lalaki sa relationship kasi hindi ka pa naman niya handang panindigan. 'Di ba? Hindi ka pa niya handang ipaglaban, 'di ba? Hindi ka pa niya handang ipagtanggol. Hindi ka pa niya handang i-date. Ultimong anniversary ninyo, hindi siya mapayagan. Tapos hindi siya makaalis sa bahay nila. So ibig sabihin, hindi pa talaga kayo ready sa isang serious relationship. And hindi rin siguro ibig sabihin na immature siya, pero hindi rin kasi mawala sa isip ko na baka ganun nga. Kasi bakit ka papasok sa isang relasyon na hindi ka naman pala handa? 'Di ba? So I feel na 'yung lalaki hindi pa talaga siya handa kasi kung handa 'yan, susuungin niya ng lahat ng baha, lahat ng mga pagsubok sa buhay para lang sa iyo kasi handa siyang mahalin ka kasi mahal ka niya. And at the same time, ikaw, tingnan mo rin 'yung sarili mo kasi hindi rin ibig sabihin na nakakalabas ka lagi, hindi rin ibig sabihin na nakakawala ka sa poder ng mga magulang mo, isanda ka na. Baka hindi ka pa rin handa kasi hindi ka makapag-adjust sa kanya. Gets nyo? Kasi masasabi rin natin na handa tayo sa isang relasyon pag we're able to adjust doon sa tao na minamahal natin. So ngayon, nasasaktan ka, hindi kayo makapag-celebrate ng anniversary eh. Nasasaktan ka kasi hindi ninyo magawa yung mga bagay na gusto ninyong gawin kasi ngayon lalaki is ganun sa'yo. So ibig sabihin, hindi ka handang tanggapin yon. At si lalaki naman, hindi rin handa na i-out ka sa buhay niya. Hindi rin siya handa na panindigan ka at ipagtanggol siya. So maybe you are not both ready for relationship kasi ang tendency niyan pag pinipilit natin yung isang relasyon na hindi pa talaga handa, alam mo yung para kang kumain ng bunga ng mangga na ang pait-pait, ang pakla-pakla. O di ba? Kaya naman ang bunga ng kahit na anong prutas, pinilit mo siyang pitasin, pinilit mo siyang kainin, hindi masarap. Hindi matamis, hindi masarap, mapakla, isusuka mo. Kasi nga hindi pa handa. So I feel na siguro this is not yet the right time for both of you. At kahit na siguro mahal niyo isa't isa, maybe you really need a lot of time pa. Mag-focus muna kayo sa pag-aaral ninyo, sa self-development, eklabos, sa pagpapalago ng inyong mga sarili. And when the time comes na kaya niyo nang palindigan ng isa't isa at mahal niyo pa ang isa't isa, edi go! Makipag-relasyon kayo ulit. Pero kung hindi pa handa, huwag natin ipilit. Katulad yung lalaki, feeling ko talaga hindi pa siya handa. Yung parang nakikipaglaro-laro lang siya, ganon. O kaya naman love ka lang talaga niya, di ba? Pero hindi pa talaga siya handa. Kasi kung handa siya, ang lalaki, lalo na pag lalaki, di ba? Minsan kahit ayaw pa ng mga magulang, tatakas yan. Kasi mahal ka eh, at saka handa eh. Pero hindi pa siya handa eh. So kung hindi pa handa, hindi niya naman kasalanan din yun. Baka nasa facing niya yun. Huwag na lang natin ipilit kasi nga hindi pa handa. Para hindi mapait, para hindi isuka ang relasyon. Thank you. Diba? So yun ha, maraming salamat sa iyo, MJ. Ayan. Oh, ang bilis kausap ni MJ, matinong kausap. Oh, charot. O di ba, importante 'yan sa isang relationship. Titingnan natin kung handa ba talaga ang isa't isa. Minsan naman pati pareho na kayong mature, pareho na kayong matanda, o kaya matanda talaga. Pareho na kayong nasa edad, halimbawa pareho na kayong 40 years old or nasa 30s na kayo. Pero hindi kayo handa kasi hindi niyo pa nalilet go yung past ninyo. Marami kasing factor kung bakit hindi tayo handa sa isang relationship. One of those is talagang hindi pa kaya ng brain cells natin. Masyado pa kayong bata. 'Di ba? 'Yun yung common. Hindi ka pa talaga handa. Halimbawa, grade 2 ka pa lang. 'Di ba? Hindi ka pa talaga handa sa relationship, 'di ba? Pangalawa is baka meron ka pa kasing hindi naiiwan sa past kaya hindi ka handa. So, maraming factor, hindi lang 'yon dahil sa edad. At kapag hindi tayo handa sa isang relasyon, again, 'wag na po nating ipilit. Kasi pag pinipilit niyan, mas lalo tayong namimilipit. At kapag hindi tayo handa, masyadong mapait. At kapag masyadong mapait, wala tayong choice kundi isuka yung relationship na yan. So kung ayaw nyong isuka ang isa't isa, maghintay na lang kayo ng tamang panahon when you are both ready to fall in love again. Ganon! Thank
you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.